walang habas na red tagging tinuligsa. Laban ng mamamayan sa OceanaGold nagpapatuloy. Planong pagbuwag sa anti-Chico Dam Struggle Monument binatikos. KEPCO umatras sa proyektong coal plant sa Pangasinan. Leader kababaihan sa Kalinga inaresto. Tinuligsa ng mga grupo ng kabataan sa Baguio City ang walang habas na red tagging ng mga militar sa gitna ng pandemya. Noong October 24, pinaratangan ni Colonel Erwin Alea ng NTF-ELCAC ang League of Filipino Students at Anakbayan bilang fronts ng CPP-NPA. Naganap ito sa NSTP webinar ng Cavite State University. Samantala, recruiter naman umano ng NPA ang ilang organisasyon sa UP Baguio at St. Louis University. Ayon ito sa Facebook post ng 503rd Infantry Brigade ng Philippine Army. Biktima rin ng online red tagging sina Maria Funai Clover at Gregory Timango na mga miyembro ng Progressive Igorots for Social Action. Ayon sa Youth Act Now Against Tyranny Baguio Benguet, ang red tagging ay banta sa mga kasapi ng mga organisasyon. Dagdag pa nila, hindi dapat ito palampasin lalo at mayroon ng anti-terrorism law. Samantala, sa Ilocos, tuloy-tuloy din ang harassment ng militar kay George Cacayoran, chairperson ng Timek Kanamnama Timangalap Tila Union. Ayon sa kanya, nagdudulot ng takot at pangamba ang regular na pagdalo ng mga sundalo sa kanyang tahanan. Noong January 27, naghain siya ng reklamo sa Commission on Human Rights Region 1 matapos ang ilang ulit na harassment na kanyang naranasan mula sa kasapi ng militar. Patuloy ang pagtutol ng mamamayan ng didipyo laban sa mga hakbangin ng OceanaGold Philippines Incorporated upang ipagpatuloy nito ang anumang operasyon. Nito lamang October 30, tinanggihan ng mga opisyal ng barangay didipyo, Cebu, Nueva Vizcaya ang pagpasok ng isang fuel tanker. Lula ng nasabing sasakyan ang krudo para umano sa mga heavy equipment ng OceanaGold na tutulong upang magayos ng kalsada. Bago pa ito, naglabas ng resolusyon ang mga lokal na organisasyon at barangay. Hiniling nila sa munisipyo at probinsya na huwag pahintulutan ang OceanaGold na ibiyahe palabas ang nalalabing copper concentrates. Noong May 23, humiling ang kumpanya sa Mines and Geosciences Bureau Region 2 ng ore transport permit. Hindi nagbigay ang ahensya dahil nag-expire na ang kontrata ng OceanaGold sa pamahalaan para magmina. Gayunpaman, sinabi ng opisina na maaari silang pahintulutan kung papayag ang lokal na pamahalaan. Ito ang dahilan ng nasabing resolusyon. Nagtapos ang 25 years na financial and technical assistance agreement ng OceanaGold noong June 25 ng nakaraang taon. Agad itong sinunda ng cease and desist order ni Governor Carlos Padilla at ng pagtatayo ng barikada ng mamamayan ng sumunod na buwan. Kinundena ng iba't ibang grupo ang napipintong pagbuwag sa anti-Chico Dam Struggle Heroes Monument sa Bugnay, Kalinga. Ang nasabing bantayog ay pagkilala sa kabayanihan ng mamamayan ng Cordillera na lumaban sa Chico River Dams Project ng Diktadurang Marcos. Ipinabatid ng DPWH sa Kalinga na nakatindig umano ang bantayog sa bahagi ng National Highway. Ito ay matapos irekomenda ng Provincial Advisory Group ng PNP ang nasabing hakbangin. Hiniling ng Episcopal Church of the Philippines at bantayog ng mga Bayani Foundation Incorporated na huwag ituloy ang plano. Maliban sa mga nasabing institusyon, nagpahayag din ng pagtutol ang ilang propesor ng kasaysayan mula sa University of the Philippines at Ateneo de Manila University. Gayun din ang ilang local artists sa Cordillera at mga showbiz personalities. Ang nasabing bantayog ay itinayo ng mamamayan ng Bugnay sa pakikipagtulungan ng Cordillera People's Alliance bilang bahagi ng Cordillera Day 2017. Sa gitna ng lumalawak at lumalakas na protesta laban sa pagtatayo ng coal-fired plants, kinansela ng Korea Electric Power Corporation o KEPCO ang balak nitong pagpondo sa ikalawang coal-fired power plant sa Sual, Pangasinan. Ipinahayag ito ni Kim Jong-gap, pinuno ng kumpanya sa National Assembly ng South Korea noong Oktubre 15. Malugod naman itong tinanggap ng Save Sual Movement o SMM. Ayon sa tagapangulo nitong si Rosana Manisoriano, ito ay panibagong tagumpay ng mga naninindigan at lumalaban sa gitna ng pangamba at paninira. Bago ito, nagprotesta at nagsumite ang SMM ng petisyon laban sa proyekto sa South Korean Embassy sa Maynila noong Oktubre 12. Sinundan ito ng unity statement laban sa proyekto na nilagdaan ng iba't ibang grupo at personahe sa lalawigan. Bago pa ito, tagumpay ding nilabanan ng mamamayan ng Sual ang tangka ng FINMA na itayo ang planta. Napilitang talikuran ng kumpanya ang plano noong 2017. Matatagpuan sa Sual ang 1,000
200 MW coal-fired power plant na pinangangasiwaan ng Team Energy. Nagsimula ito ng operasyon noong 1999 at itinuturing na pinakamalaking planta ng coal sa bansa. Inaresto ng kapulisan si Beatrice Belen, leader ng Tribong Uma at Inabuyo Gabriela noong Oktubre 25 sa sityo Agama, Western Uma sa bayan ng Lubwagan, Kalinga. Nangyari ito matapos ang paghalughog ng kapulisan sa kanilang tahanan sa bisa ng isang search warrant. Nakakuha umano ng rifle grenade sa silong ng kanilang bahay. Isa si Belen sa 13 individual sa Western at Lower Uma na binabaan ng search warrant ni Judge Gerson Angog sa hiling ng CIDG. Noong 2015, inakusahan ng militar si Belen na supporter ng New People's Army. Nagpatuloy at tumindi ito ayon sa Inabuyog sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Mariing kinondena ng Inabuyog at iba pang grupo ang pag-aresto kay Belen. Bahagi umano ito ng sistematikong atake sa mga aktivista ng administrasyon. Ayon sa grupo, nakakulong si Belen sa Tabuk City Jail. Giit nila, gawa-gawa ang kasong illegal possession of explosives laban sa kanya. Si Belen ay kasapi ng Advisory Council ng Inabuyog Kalinga at dating Regional Vice Chairperson. Siya ay tumanggap ng gawad bayani ng kalikasan noong 2018 bilang pagkilala sa kanyang pagtatanggol sa kanilang lupang ninuno.